Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay sinasalaysay ang karanasan ni Apostol Pedro at ng kasama niya sa bangka sa gitna ng isang bagyo. Bilang mga bihasang mangingisda na sanay sa mga nagsasalpukang alon, noong una ay tahimik lamang silang nakikiramdam sa paligid. Ngunit nang maging isang bagyo ang masungit na panahon, nataranta silang lahat. Hindi nila nakilala si Jesus na noo'y naglalakad sa tubig at inakala nilang isang multo. Ngunit sa kabila ng pagtitiyak sa kanila ni Jesus, humingi si Pedro ng prueba. Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig. Siguradong punong-puno ang tinig ni Jesus ng pagtitiyak na maging maayos ang lahat. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayong araw na ito ay si Reverend Father Alfredo Yap ng Blessed Sacrament. Magsitayo ang lahat para sa pambungad na awit. Simulan natin ang ating pagdiriwang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, the Lord is not angry. He's not an angry God, whose justice must be appeased. He is God who is close to his people. He is present amid life's storms, as Jesus shows in rescuing Peter. He reveals himself also in unobtrusive and gentle moments, as the prophet Elijah experiences on Mount Horeb. May we become a people ever convinced of God's presence in both the ordinary and the extraordinary moments of our life. Sa ating Santa Misa sa linggo ito, hilingin natin sa Panginoon na tayo kanyang pagkalooban ng biyaya na maging matatag tayo sa ating pananampalataya anumang oras na dumating ang mga dilubyo sa ating buhay, mga pagsubok. Bilang paghahanda sa ating pagdiriwang, manahimik tayo sumandali at ating alamin ang ating mga nagawang pagkukulang at tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Because
pamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Let us pray. Almighty ever-living God, whom taught by the Holy Spirit we dare to call our Father, bring, we pray, to perfection in our hearts the spirit of adoption as your sons and daughters, that we may merit to enter into the inheritance which you have promised. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka't tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon. At umihip ng napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niyang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha, at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dusa
niya ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga magsisisi at tinapapalit sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingkod. At ibig mo'y ipakita itas sa awit sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaupalan. Ang kapayapaan at ang katwira ay magsasamang gana. Sa palat ng lupa'y pawang maghahari ang pagtatapat, at ang katarungan may maghahari mula sa itaas. At ibig mo'y ipakita itaas sa awit sa dusa. Itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupa'y bubunga mainam. Sa harapan niya ay ang maghahari pawang katarungan. Magiging payapa't susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita itaas sa awit sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksik ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa mga sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamising kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila yung mga Israelita na itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan at pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita ng Panginoon. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew.
Glory to you, O Lord. Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead to the other side while he would send the crowds away. After sending the crowds away, he went up into the hills by himself to pray. Well, when evening came, he was there alone, but the boat, by now far out on the lake, was battling with a heavy sea, for there was a headwind. In the fourth watch of the night, he went towards them, walking on the lake. And when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It is a ghost," they said, and cried out in fear. But at once, Jesus called out to them, saying, "Courage, it is I. Do not be afraid." It was Peter who answered. "Lord," he said, "if it is you, tell me to come to you across the water." "Come," said Jesus. Then Peter got out of the boat and started walking towards Jesus across the water. But as soon as he felt the force of the wind, he took fright and began to sink. "Lord, save me," he cried. Jesus put out his hand at once and held him. "Man of little faith," he said, "why did you doubt?" And as they got into the boat, the wind dropped. The man in the boat bowed down before him and said, "Truly, you are the Son of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Gospel episode takes place while the disciples are returning by boat, having left Jesus on his own to spend some time in prayer. Suddenly a storm blows up and their boat is in danger of foundering. Experienced sailors though they are, they find themselves battling hopelessly for their lives against the raging elements. So panic grips them at the sight of Jesus walking ghost-like towards them across the waters. In their distress, they appeal to Jesus, who beckons Peter to come and walk on the waters also. He starts out with the greatest confidence, but quickly loses his nerve as he becomes conscious of the force of the wind and the power of the waves. His faith and his courage fail him, and he starts to sink. Jesus promptly answers his cry of distress, comes to his aid, but rebukes him for his lack of faith. The storm dies down. The crisis is resolved. Christ's presence produces a great calm on the waters and a deep peace in the disciples' hearts. When confronted with stress and pressure of various kinds, we are very much like Peter and can identify with his temptation to despair. A sudden turn of events in life, and we are faced with the storms which threaten the peace and security of our families and homes. At such moments, our faith fails, and we need to hear those encouraging words of Christ: "Don't be afraid." Life is a perilous journey, and we need the help of Christ to guide us to our true destination. Peter's mistake was that he turned to Jesus in real prayer only in the moment of crisis, when he was paralyzed by fear and in danger of drowning. There is a lesson for all of us who tend to forget about God when all is going well and who only become serious about prayer
when problems and tragedies arise. The saying, "All we can do now is to pray," betrays an attitude which regards prayer as a last resort when all else fails. Christ is prepared to help us at all times, and not just in our hour of desperation. If we turn to Him in all the circumstances of our lives, He will show us how different His presence makes everything. The Gospel highlights the importance of faith and prayer in the following of Christ. When Peter accepted the Lord's invitation to come to him across the waters, he was taking a risk. It was a leap in the dark, a journey into the unknown. Likewise, we have been invited by Christ to leave our relative security and follow him with conviction and courage through the storms and trials of life. We need not become casualties on the sea of life, because the Lord is always waiting for us with outstretched arms. Sa linggo ito na narinig natin ang Ebanghelyo na nagmistula ang isang multo si Jesus sa kanyang paglalakad sa ibabaw ng tubig, at yung pinanghinaan ng loob si Pedro na siya'y muntik ng malunod. Muli pinapaalalahanan tayo na ang ating buhay dito sa mundo ay kadalasan ay punong-puno ng mga pagsubok, punong-puno ng problema, mga trahedya sa buhay, na kuminsan ito ang nagpapalunod sa atin na nawawalan tayo ng tiwala, nawawalan tayo ng pananalig sa Diyos, pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya sa linggo ito, isang panawagan na muli na tayo ginigising sa ating pananampalataya. Gaano tayo katatag kapag dumarating ang mga problema, ang mga pagsubok sa ating buhay. Ang ating Panginoon ay lagi natin kasama, kaya lang nakakaligtaan natin na siya ay lagi natin kapiling, kaya ang Panginoon ay pinangako, "I will be with you forever till the end of time." But we always forget that. And when times comes that we have trouble, we have problems, ito nangyayari sa atin. Ngayong panahon ng pandemya, lalong lumala ang sitwasyon natin dito. Lalong dumami ang naging positibo sa mikrobyo, sa virus. Ano maaari natin gawin? Don't make prayer as our last resort. From the beginning, we said, already started praying, asking for God's mercy and for His help. Subalit nakakalimutan natin na kasama natin ang Diyos sa ating mga paghihirap. Kaya lang nakakaligtaan natin siya kapag naging lagi pag magandang takbo ng buhay, nakalimutan na natin siya. Kapag kailangan natin ang kanyang tulong, saka lang tayo nakakaalala. Ang karanasan sa Pedro, sa linggo ito, sa ating narinig na pagbasa ng Ebanghelyo, pagpapaalala muli sa atin. Kung tayo man ay may aking kahinaan, lagi tayong tatawag sa ating Panginoon. So this Eucharist, let's pause for a few moments of silence, and we ask for God's grace that through this celebration, we ask the Lord to increase our faith, especially in moments of trials, in moments that we are having some problems, so that we'll be able to fully participate in the life, death, and resurrection of Jesus. Together we now profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds of the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Si Jesus na ating Panginoon ay ang Emmanuel, God who is ever with us. Ang kanyang tulong na ibinibigay sa atin upang patuloy tayong tumawag sa kanya. Naharap tayo sa mga buhay, ng mga pagsubok, ng mga dalain ng ating mga problema sa buhay. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at sa bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nagliligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kayo sa gitna ng unos at mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan, patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iadya sila sa anumang tukso at panganib. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, kami naharap sa mga problema sa aming buhay. Tinataas namin ito sa iyong mga kamay. Tulungan mo kami sa aming pagiging mahina sa aming pananalig at gawin mo kaming tunay na iyong mga disipulo. Tayong panalangin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagpapalamo, tanda ng buhay.
praises and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Be pleased, O Lord, to accept the offerings of your church, for in your mercy you have given them to be offered, and by all power you transform them into the mystery of our salvation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For he is the true and eternal priest, who instituted the pattern of an everlasting sacrifice, and was the first to offer himself as the saving victim, commanding us to make this offering as his memorial. As we eat his flesh that was sacrificed for us, we are made strong. And as we drink his blood that was poured out for us, we are washed clean. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he took bread and gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." When supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise. Gave the cup to his disciples and said,
Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of faith. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, to blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints in this constant intercession in your presence, we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis our Pope and Peter our Bishop, the order of bishops, all the clergy and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion and merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at the passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom we bestow on the world all that is good. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus ang nagturo sa atin na tawagin nating Ama ang ating Diyos,
na tayong lahat ay nabibilang sa kanyang pamilya. Kaya ngayon ay ating awitin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad at ngayon na rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo huwag ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. At kapag kalooban mo kami ng iyong kapayapaan at pagkakaisa, ang naayon sa iyong kalooban, ikaw na nag-ahari, mabubuhay, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon ay magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh.
Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Let us pray. May the communion in your sacrament that we have consumed save us, O Lord, and confirm us in the light of your truth, through Christ our Lord. Amen. So bago tayo mag-final prayers, tawagin natin ang ating mga kapatid. Nagdiriwang ng kanilang karawan at tayo magkakaroon ng special blessing. Kapagmahal na Ama, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na iyong pinagkaloob sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong buwan ng Agosto. Dinining namin na patuloy mo silang basbasan at pagbayan sa kanilang araw-araw ng buhay upang ang buhay na iyong pinagkaloob sa kanila ay patuloy na maging buhay, pagmamahal at paglilingkod, at may bahagi nila ang buhay na ito sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad, sa kanilang mga kaibigan. Sa araw na ito ng kanilang pasasalamat, sa pagdiriwang ng kanilang arawan, niling namin ang iyong patuloy na pagpapasama sa kanila. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon tawagin naman natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal. At tayo magpasalamat din sa ating Panginoon sa sakramento ng pinagkaloob na ito para sa mga mag-asawa. Hawak kamay, pangayong kanan, at tayo nananalangin. Amang mapagmahal, kami nagpupuri at papasalamat sa biyaya ng sakramento ng kasal na iyong pinagkaloob sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal ngayong buwang ito ng Agosto. Patuloy mo silang basbasan at iyong pagpalain at pagkalooban ng biyaya na kanilang kinakailangan upang patuloy nilang may padama ang iyong pagmamahal sa isa't isa, lalo nilang mapalalim ito, at patuloy nilang magampanan ng kanilang pananagutan bilang mag-asawa, bilang magulang ng kanilang mga anak. At niling namin sa araw na ito ng kanilang pasasalamat, patuloy mo silang basbasan at gabayan sa kanilang araw-araw ng buhay. At sila iyong pagpalain sa ala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang karawan, at mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating Santa Misa at naway patuloy natin ipagdasal na matapos na itong pandemic na ito, ang COVID-19, upang sige mabalik tayo sa normal na takbo ng buhay upang makapasok tayo muli sa ating mga simbahan. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We now go in peace to love and to serve the Lord. Thanks be to God. As the dawn.